po na to, meron naman po ako isang recipe ihahandog sa inyo o isi-share. Ito pong recipe gagawin ko po ay nagmula po ito sa pinagmulan ko sa Isla Santikaw. Itong recipe na to, isa po ito sa mga specialty namin doon. Hinahanda po ito sa kasalan, binyagan, kasi pwede po itong pulutan at pwede po rin itong ulam. Ang tawag po nito doon sa amin, sa Isla Santikaw, Kandingga. Pero parang bupis po to eh. Ang pagkaiba lang, kasi may gata siya, yun po ang pagkaiba sa bupis. Kaya ang tawag po nito doon sa amin, Kandingga. Isa po ito sa mga specialty na niluluto doon pag may mga handaan tulad ng mga pista, ganun. Ngayon mga kapatid, bago po ako magsimula, inanyanyahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa gagawin kong kung paano ang proseso nito at kung paano ang pagluluto. Baka po makadagdag sa kaalaman ninyo ang recipe na ito. Ngayon mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po pasalamatan muna ang aking mga subscriber. 1 month pa lang po tayo, naka 120 na po tayo. Maraming pong salamat sa inyo. Saan man kayo sulok ng mundo nandoon, maraming pong salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo po sa aking munting channel. Ngayon po mga kapatid, samahan nyo po ako sa aking gagawing recipe para malaman nyo po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. At ito po yung mga gagamitin natin mga kapatid. Ito po, baga ng baboy na may puso. May gata, may carrots, may sili, may luya, may bawang, sibulyas, pamyenta, radis. May radis po tayo. Aswiti po. Lalagyan po natin siya ng aswiti mga kapatid. Ngayon mga kapatid, umpisa na po natin. Lagyan po natin ng oil. Mga kapatid, lusawin po natin ng aswiti dito sa mantika para lumabas po yung kulay niya. Pero okay na rin yan mga kapatid, okay na rin po yan. Sakto na lang po yan. Ngayon mga kapatid, ilagay po natin yung sibulyas. Ilagay po natin yung sibulyas. Yun na po yung sibulyas natin, isunod po natin ang bawang mga kapatid. Yan po, bawang. Ngayon okay na po yung bawang, isunod po natin ang luya mga kapatid. Ngayon, hintayin lang natin mga kapatid na lumabas yung aroma ng luya. Saka po natin ilalagay yung baga ng baboy saka puso. A few moments later. Ngayon mga kapatid, okay na yan. Ilagay na po natin itong baga. Kanina po napakuluan na ito. Sinapchap po na para mabilis po ang proseso natin. Kasi magkasagal po tayo. Sinapchap po na po yan. Sasangkot siya po natin. Yun, hintayin muna natin ng ano na medyo mag-crispy siya. Saka natin lagay ng toyo mga kapatid. Oops, okay na mga kapatid. Medyo crispy na siya ng konti. Ngayon mga kapatid, maglalagay tayo ng toyo. Lagay tayo ng toyo. Maglagay po tayo ng laurel mga kapatid. Saka mga kapatid, maglalagay po tayo ng pamyenta. Kahit maraming pamyenta, okay lang yung mga kapatid, mas masarap ngayon maraming pamyenta. Yan. Okay. Ngayon, laluin natin mga kapatid. Pag nagluluto po kayo nito mga kapatid, huwag na po kayo maglagay ng tubig. Kasi itong baga na ito sa kapuso, nagtutubig pa rin po siya. Ang ilalagay na lang natin, yung puro. Yung puro na lang po ilalagay natin. Para mas masarap siya. Ayun, takpan natin ulit mga kapatid. A few moments later.
Ito yung specialty ng tikaw nun. Sa isla ng tikaw. Ito po yung niluluto sa mga handaan, mga kapatid. Isa ito sa mga specialty nila. Ngayon mga kapatid, ilagay na po natin yung carrot sa ano. Saka itong radish. Ilagay na po natin yan. Kaunting halo-halo. Kaunting halo-halo mga kapatid. Di ba mga kapatid, parang bopis lang sa style. Ang pagkakaiba lang kasi, ang bopis po ay walang gata. Ito pong linuluto natin, na ang tawag sa amin ay kandingga ito, ay may gata. Yun lang po ang pagkakaiba. Pero ang proseso niya, parang tulad ng bopis. Ngayon mga kapatid, ilagay na natin ito, ano, sweetie, para gumanda ang kulay niya. Yan po. Inuulit ko mga kapatid, huwag na po kayo maglalagay ng sabaw. Kasi itong ating linuluto, kusang nagsasabaw po to. Tulad ng boob, yun itong carrots, radish. Pag yun po ay naluluto, nagtutubig din po yan. Parang itong baga sa kano, puso. Ayun. Ngayon mga kapatid, takpan ulit natin. A few moments later. Ayun, okay na po yan. Putok-putok na po siya. Ngayon pagkapatid, maglalagay po tayo konting patis. Kasi nung pinakuluan ko po ito kanina, may asin na po yun. Kaya konting patis na lang ilalagay natin. Saka po mga kapatid, ilagay na po natin yung sili. Ayan po. Yung sili, akala nyo po marami yan. Akala nyo maanghang yan. Hindi po maanghang yan mga kapatid. Kasi itong sili na hindi naman po talaga siya maanghang. Para bang pangko lang siya dyan, pang display lang. Ayan mga kapatid, takpan muna natin. Takpan muna natin siya. A few moments later. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin. Ilagay na po natin itong bell pepper. Pampabango din po yan. Saka pampasarap. Ngayon kapatid, maglalagay po tayo isang pork cubes. Saka isang ginisa mix. Ayan mga kapatid. Wow! Napakabango! Yummy! Wow! Sarap mga kapatid. Maya-maya po mga kapatid, pag medyo konti na pong sabaw nito, saka na po natin ilalagay yung gata. Yung pinaka-puro po na gata. Hindi na po ako naglagay ng pangalawang gata nito. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong mga linuto natin, mga sangkap natin, nagtutubig po to siya eh. Habang naluluto po yung carrots, yung radish, yung baga, yung atay, yan po ay nagtutubig. Kaya hindi na po ako naglagay ng tubig. Ang gagawin na lang natin mga kapatid, yung puro, yung unang-unang piniga sa palingki, yun na lang ilalagay natin. So ngayon mga kapatid, malapit na po ito maluto, ilang minutes na lang to. Ito na po yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yung tikiman po, kasi ibig sabihin, kainan na tayo. Kainan na tayo mga kapatid. Saka mga kapatid, itong recipe natin ngayon, ay pwede po itong pulutan, pwede rin po itong ulam sa kanin. Opo mga kapatid, napakasarap po nito. Ngayon mga kapatid, okay na po to, konti ng sabaw. Ilalagay po na natin yung gata. Ang pinakalast, ito po yung gatang puro mga kapatid. Ihahalo po natin yan dyan. Wow! Parang fresh milk. Yummy! Ngayon, haluin po natin siya. Tapos, hintayin lang natin na medyo matayo ng kaunti. Titikman po natin mga kapatid. Wow! Sarap nito mga kapatid. Na recipe na to. Paborito po talaga ito sa amin. Lalo yung mga manginginom. Paborito nilang pulutan to. Iba nga nito, dadayo ng inuman. Libre lahat. Ang ginagawa, ginagawang kanin to. Pag uwi, may baon pa, may nakabalot pa. Minsan may ganun po sa inuman, mga kapatid. Na meron tayong kakilala, hinaya natin, pinainom. Tapos, nung makita nila itong recipe na to, yung putahe na to, ginagawa ng kalin. Tapos pag uwi, sasabihin, pare, baka naman pwede makahirit yan. Meron ka pa ba dyan sa bahay nyo?
Pabalot naman. Ay, masarap. Ngayon mga kapatid, tikman po natin. Tikman mo natin siya. Wow! Grabe. Sarap. Oh, dagdaga pa natin ng konting patis. Yan. Yan, okay na po ito. Mag-romantakay lang natin ng konti mga kapatid. Konting pan lang. Bawas pa lang sa baong. Para mas masarap. Bawasan na po natin kapatid yung apoy. Parang paingi na lang siya. A few moments later. Eh mga kapatid. Okay na po ito. Huwag na natin patuyin ang gusto kasi kailangan may sabaw din yan sa kanin. Yan po ay malasan ha. Natikman na po natin. Ayan, ito na po yung pinaka-the na video, yung pikima na po. Ayan mga kapatid, sarado na natin ang kalan. Yan nga lagi kong pinapaalala sa inyo. Pagkatapos nyo po magloto, lahat po isarado ninyo. Dito sa kalan, sa kayong tangke. Ayan, tikman natin mga kapatid. Ang ating kandinga. Tikman po natin siya. Wow, sarap. Pwede po ito pulutan, pwede rin po itong ulam. Ngayon po, bago po natin tikman tong bago kong recipe na ulam namin ngayon. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo ulit. Yung sumusuporta po sa akin channel, yung lagi pong nanonood. Marami pong salamat sa inyo. Sana po pag nakikita nyo itong aking bagong recipe, may kakilala po kayo, sana po mapasabihan nyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share po ng aking ginagawang video. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Tikman na po natin itong mga kapatid. Ito yung aking bagong recipe. Ang recipe po na to ay galing po sa Isla de Dicao, sa aking pinagmulan. Mas bati po yon sa San Jacinto. Ito po yon. Isa po ito sa specialty doon sa lugar na yon. Lagi po ito linuluto pag mayroong mga handaan. Tulad ng sinabi ko, kasalan o binyagan man. Kasi pwede po itong pulutan, pwede rin pong ulam. Ayan, liga mga kapatid, kain muna tayo. Tikman natin to. Napakasarap po kasi. Malasan yung gata. Yung sili, kumakagat-kagat sa dila. Malambot yung puso, yung baga ng baboy. Yung gulay, tamang-tama lang pakaluto. Perfect mga kapatid. Sana po sa gabing ito, mayroon naman kayong natutunan sa akin at makadagdag din po sa kaalaman nyo sa pagluluto. Ayun mga kapatid, kain na po tayo. Marami pong salamat. Next video po tayo mga kapatid. Mabuhay po kayo. God bless po sa mga pamilya nyo. Bye-bye!